Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Isa laban sa lima. Yan ang nahulikam na engkwentro sa isang tindahan sa Makati. Ang gwardiya kasing nagbabantay roon, matapang na nakipagbarilan sa limang hold-upper na tinangkang manloob. Nabulilyaso ang krimen matapos mapatay ng gwardiya ang isa sa mga suspect. Nakatutok si Jomer Apresto. Akala ng mga kawatan na ito, kontrolado na nila ang niloobang tindahan. Pero ang pinadapa nilang gwardiya biglang tumayo at nagpakawala ng bala. Isa laban sa limang eksena sa protasa na ito sa Makati City madaling araw kahapon. Sinubukan pang gumanti ng putok ng ilan sa mga sospek bago tumakas pero maswerte at hindi tinamaan ng gwardiya. Bagong engkwentro, tinangkaraw hanapin ang mga kawatan ng vault ng tindahan, ngunit agad na nabulilyaso ang kanilang plano. Na taon na nagroronda yung pulis natin, narinig nila yung wangwang, yun na yung nakuhang pagkakataon ng gwardiya para depensahan yung sarili niya. Agad na namatay ang suspect na si Jeric Bronjal, na siya palang leader ng Bronjal Criminal Group. Mayroon daw siyang warrant of arrest sa Makati at Maynila para sa kasong frustrated murder, robbery at carnapping. Tinamaan siya sa likod, sa bandang likod. Kilalang robbery holdup ang trabaho niyan, buong Metro Manila. Na-recover sa crime scene ang isang 9mm na baril at ang dalawang motorsiklo na ginamit ng mga holdupper. Hindi naman na nabawi ang mga cellphone ng dalawang empleyado na tinangay ng mga kawatan. Base naman sa report ng Southern Police District, nahuli na kahapon ng umaga sa bahagi ng tramo sa Pasay City ang isa sa apat na suspect na nakatakas. Patuloy pa ang investigasyon ng mga otoridad sa nangyari. Nakapagbigay na rin umano ng pahayag sa pulisya ang gwardiya. Binigyang parangal din siya ng SPD para sa kanyang matapang na pagganap sa kanyang tungkulin. Sa ngayon ay nagpapatuloy ang hot pursuit operation ng pulisya para mahuli ang mga nakatakas na suspect. Para sa GMA Integrated News, Jomer Apresto, nakatutok 24 oras.